Babala lang po, ang istoryang inyong mapapakinggan ngayon ay may halong SPG. Kaya watch at your own risk. Salamat po. Ava, ikaw na! Tawag ng kaibigan ko at may-ari ng club na ito na si Faye. Kanina pa ako nag-aantay na tawagin niya ako dahil ako ang huling sasayaw ngayong gabi. Okay, nakangiting sagot ko sa kanya. Isa akong sexy dancer sa isang midnight club na pag-aari niya. Ang trabaho ko lang naman ay mag-aliw ng mga lasing na kalalakihan dito sa club tuwing hating gabi. Mas malaki ang kita kumpara sa pagtitinda ng isda sa palengke. Paminsan-minsan ay nagpapa-table ako, lalo na kapag kailangan ko ng pera. Ngunit may isa akong rule. Magsawa silang tumingin sa aking katawan, ngunit bawal nila akong hawakan. Malakas ako sa club dahil kaibigan ko ang may-ari nito. Si Faye ay isa ding kagaya ko, na minsan na rin napariwara ang buhay dahil imbis na mag-aral ng mabuti, mas piniling tumigil dahil kapos sa buhay. Ngunit maswerte lang siya dahil may nakilala siyang Amerikano at pinakasalan siya nito. Habang ako naman, naging tindera ng isda sa umaga at dancer sa gabi. Dance is an art, sabi nga nila. Pero kung sa lugar na gaya nito napatay sindi ang ilaw, hindi ko alam kung matatawag pa ba itong art. Umakyat ako sa entablado suot ang kapirasong tela na tumatakip lang sa masiselang bahagi ng aking katawan. Sa gitna nito ay may nakatayong matibay na stainless pool, kung saan ko ipapakita kung gaano kalambot ang aking katawan sa pagsayaw. Pool dancing ang tawag sa ganitong pagsasayaw na inaral ko pa para mas magustuhan nila ang performance ko. Isang oras tumatagal ang sayaw ko kaya kailangan kong galingan nang sa ganun hindi sila maumay. Pag-akyat ko pa lang sa entablado ay nasa akin na ang mamata ng mga kalalakihan. Ang iba sa kanila ay pamilyar na sa akin dahil suki na sila ng club at ang iba naman ay mga bagong mukha. Nag-umpisang maging malumanay ang musika at nag-umpisa din akong umikot sa pool habang hindi hinihiwalay ang aking mga mata sa mga audience. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang paghanga at pagnanasa nang paghiwalayin ko na ang aking hita at ikapit ang isa sa sinasayawan kong stainless pool. Siguradong sa masiselang bahagi ng aking katawan na sila nakatingin. I'm confident naman na ipakita ang kasingit-singitan ko dahil nag-invest din ako ng malaking pera upang mas maging maganda ang balat ko. Habang iniikot ko ang aking paningin, ay napadako ang aking tingin sa tatlong lalaki na naka-business suit. Sa tingin ko ay bago lamang sila dito dahil ngayon ko lamang sila nakita sa club. Nang ikapit ko na ang aking dalawang binti sa pool, ay lumiyad ako pababa. At natuon ang aking atensyon sa isang naka-business suit na nasa gitna. Mariin kasi ang pagtitig niya sa akin at napakalakas din ang kanyang sex appeal niya. Habang panaka-naka itong umiinom ng whiskey sa kanyang baso. Kinagat ko ang ibabang labi ko at inangat ko ang aking katawan. Bawat galaw ko ay sinusundan ng kanyang mga mata. Malandi ko siyang tinuro at naghiyawan ang mga manunood. Dahan-dahan akong bumaba sa harapan na hagdan dahil sa suot kong mataas na takong na sapatos. Huy! Saan ka pupunta? Narinig kong tawag ni Faye na nakatayo lang sa gilid ng stage, ngunit hindi ko siya nilingon. Bagkos ay lumapit ako sa table kung saan nakaupo ang tatlong lalaking nakakot. Itinukod ko ang aking kamay sa table nila at napunta sa nag-uumapaw na dibdib ko ang mga mata nila. Damn, so hot man, bulalas ng isa. Ngunit hindi ko siya nilingon. Hindi naputol ang titigan namin ng lalaking nasa gitna nila dahil siya ang balak kong baliwin ngayong gabi.
Umikot ako sa mesa at humawak ako sa balikat niya. Nakita ko ang paglunok niya nang inilapit ko ang aking mukha sa kanya. "Hi, handsome." Nangaakit na bati ko. Isang dangkal na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. "What do you want?" Parang musika sa tenga ko ang husky voice niya. "Nothing. Just enjoy the show." Lumakas ang hiyawan sa paligid nang halikan ko siya sa pisngi malapit sa kanyang labi. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa, pero hindi man lang siya natinag. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako na-attract sa isang lalaki. Tumayo ako at iniwanan na sila. Bumalik ako sa pagpo-pole dancing at mas pinagbuti ko ang paggiling hanggang matapos ang oras ko ng pagsayaw. Nilingon ko pa siya bago ako bumaba ng hagdan sa backstage. "Kaloka ka? Akala ko ba ayaw mo magpahawak? Eh, bakit doon sa pogi hinalikan mo pa?" Bulalas ni Faye habang tinatanggal ko ang make-up ko sa dressing room dahil pauwi na ako sa amin. "Eh, ano naman? Hinalikan ko lang naman siya. May masama ba doon?" Nakangiting sambit ko. Kanina habang ginagawa ko yun, ay naramdaman ko ang malakas na tibok sa aking puso dahil sa mariing pagtitig niya. Ngunit itinuloy ko pa rin. "Eh, type mono?" Pangungulit ni Faye. "Oo nga, kaya lang sigurado akong bayarang babae din ang tingin noon sa akin. Alam mo na, pangtanggal ng kati at init sa katawan." Naiilig na kinuskus ko pa ang cotton balls ang mukha ko para mabura ang aking make-up. Hindi kasi ako maaring umuwi ng ganito dahil magtataka sila inay at itay. Hindi nila alam ang trabaho ko sa gabi. Ang alam lang nila isa akong waitress sa club, ngunit sideline ko rin naman yon dito kapag wala akong show. "Eh ano naman? Porkit entertainer, wala nang karapatan magmahal?" Litanya niya. Kinuha ko ang suklay upang ayusin ang buhok ko. "Faye, ang mga lalaki, ayaw nila sa babaeng mataas ang body count sa katawan. In short, ayaw nila ng pinagsawaan na ng iba. Alam mo kasi sa bansa natin, mahalaga pa rin sa kanila ang virginity ng babae. Kahit ang totoo, virginity is just a social construct. Dahil sa kultura na meron tayo. Kaya hindi dapat nagiging basihan ng judgment ang virginity ng isang babae." Seryosong sabi ko sa kanya na ikinaawang ng kanyang labi. "Sa bagay, may point ka din naman." Tumatangon niyang sagot sa akin. "I'm not against sa mga babaeng mas pinipili nilang ialay ang virginity nila sa lalaking magiging asawa nila. Choice nila yun eh. Ang akin lang naman, sana hindi gawing standard yun ng kalalakihan." Halos madaling araw na nang makauwi ako sa amin. Naglinis lang ako ng katawan at nagpalit ng damit. Matutulog na sana ako nang makita ko ang note na iniwan ng aking kapatid na babae sa ibabaw ng aking table. Napaupo ako sa gilid ng kama. Dinukot ko ang nakatagong alkansya sa loob ng cabinet. Kailangan na kasi niyang magbayad ng tuition fee at nangako ako sa kanyang pagtatapusin ko siya ng pag-aaral. Yun din ang dahilan kaya nagtatrabaho ako. Para makatulong sa aking mga kapatid na nag-aaral. Ayoko kasing tumigil din sila kagaya ng ginawa ko. Pagkatapos kong kunin ang pera ay ipinatong ko ito sa ibabaw ng table kasama ng sulat niya. Naglagay pa ako ng notes sa ibaba na mag-aral siyang mabuti. Bago ako humiga sa manipis na kutsyon, kailangan ko na naman magsipag para makaipon ulit dahil darating na naman ang mga bills na kailangang bayaran. Hindi kasi sapat ang kinikita ni inay at itay sa palengke dahil bukod sa nangungupahan lamang kami ng tirahan, binabayaran din namin ang pwesto sa palengke. "Ang daming tao ngayon, Ava, kaya galingan mo ulit mamaya, okay?" Paalala ni Faye habang nag-aayos ako ng make-up ko. "Kung makapagsalita ka, parang hindi ko binibigay ang best performance ko ah." Litanya ko na ikinangisin niya.
Joke lang. Ikaw naman hindi ka mabiro. Nga pala, after ng performance mo mamaya, may lalaking gusto kang i-table. And guess who is it? May pambibitin niyang tanong na ikinakunot ng noo ko. At sino naman? Yung mayabang na si Raul? Hindi. Hindi na nga yun bumalik dito. Umalis na ata patungong ibang bansa. Yung lalaking hinalikan mo kahapon. Si Mr. Hunter Montenegro! Kinikilig na sabi niya na ikinaawang ng aking labi. Kung gaano kalakas sa akin ang dating niya, yayamanin din ang kanyang pangalan. Hindi ko akalain na magkikita pa kaming muli. At gusto pa niya akong makausap. Uy! Excited yarn? Panunukso ni Faye. Hinawi ko ang buhok sa gilid ng aking tenga at kinikilig nang umisi din ako sa kanya. Kaya nahampas ako ng lokaret. Pinili kong suotin ang gold na two-piece bikini para sa performance ko ngayong gabi. Marami kasi ang tao dahil Biyernes. Marami ang umiinom kapag ganitong araw dahil wala silang mga pasok kinabukasan. Pag-akyat ko ng entablado ay siya na agad ang hinanap ng mga mata ko. Hanggang sa nakita ko siya sa gitna. May isang umiinom at diretso ang tingin sa akin. Bahagya akong umiti sa kanya bago ko umpisahan ang aking pagsayaw. Makalipas ang isang oras ay bumaba ako sa backstage at nagpalit ng simpleng maong na pantalon at fitted na black blouse. Itinali ko din ang aking buhok pataas. Huy, sigurado ka ganyan ang susuotin mo? Usisa ni Faye sa akin. Ano naman ang mali sa suot ko? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Akala ko ba type mo yung si Mr. Montenegro? Eh, bakit hindi ka magpa-sexy lalo para magustuhan kanya? Suwestiyon niya na ikinailing ko. Ikaw talaga utak dulyaris ka na naman. Kahit type ko pa siya, ayoko naman na masyadong halata ako sa harapan niya, no? Kailangan ko rin naman magpakipot kahit kaunti. Paliwanag ko na ikinangiti niya. Hindi lang naman din yun ang dahilan. Siyempre gusto ko din na malaman ang intensyon niya sa pag-table sa akin. Oh siya, sige na. Kahit naman anong suotin mo, maganda ka pa rin. Kaya lumabas ka na, baka lasing na yun. Taboy niya sa akin. Kinuha ko ang sling bag ko at lumabas ako ng dressing room. Dumiretso ako sa private room dahil naroon daw ito. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay nagkatinginan na kaming dalawa. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sit down. Utos niya sa akin sabay lahad ng kanyang kamay sa tapat na upuan. Minsan sa tabi ako ng customer pinapaupo, siya lang ata ang nag-alok na sa tapat niya ako umupo. Bago ako umupo, ay inilahad ko muna ang kamay ko sa kanya. Hi, I'm Ava. Nakangiting bati ko sa kanya. Tumayo siya at tinanggap ang kamay ko. Hunter. Pakilala niya sa akin. Yung kamay ko. Kamot ulo na sabi ko, dahil wala ata siyang balak na bitawan ang kamay ko. Sorry. Sambit niya sabay tikhim. By the way, ang galing mong sumayaw. Puri niya na ikinangiti ko. Salamat. Tipid na sagot ko. Bigla akong nahiya sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Nakatuon lang kasi ang atensyon namin sa isa't isa. Kinuha ko ang isang baso ng mixed ladies drinks at diretso kong ininom. I've heard hindi ka daw nagpapalabas sa customer. Wika niya na ikinasamid ko kaya napaubo ako. Are you okay? Tanong niya sabay abot sa akin ng tissue na agad ko rin namang kinuha. Midnight dancer lang ako sa club na ito, Mr. Montenegro. Hindi ako kasama sa pwedeng ilabas ng customer. Sagot ko sa kanya. Really? Good. But can I ask you a favor? Tanong niya na ikinabilis ng tibok ng puso ko.
Seryoso na naman kasi siyang tumititig sa akin. At masarap din pakinggan ang bedroom voice niya. Parang boses pa lang niya, nagtatayuan na ang balahibo ko sa bato. Quit your job here. I'll triple your salary. Just dance for me. Alok niya na ikinaawang ng aking labi. Ha? You mean, gusto mong magsayaw ako para sa'yo? Tumango siya sa akin. Don't worry. I have a medical condition. I won't touch you. I just want you to entertain me. Paglilinaw niya na may pagdududa pa rin para sa akin. Kung gusto niya lang na i-entertain ko siya, pwede naman siyang magpunta dito gabi-gabi. Bakit kailangan ko pang mag-resign sa club ni Faye? Don't get me wrong, Ava. I'm a busy person at masyadong crowded ang lugar na ito for me. Mausok din at iba-iba ang amoy ng tao. It feels suffocating. Dagdag pa niya. Natapos ang pag-uusap namin ngunit hindi ko pa rin nasagot kung papayag ba ako sa alok niya. Hanggang inalok na rin niya akong ihatid at hindi naman ako tumanggi. Naging tahimik kaming dalawa sa buong biyahe. Iniisip ko pa rin kasi ang alok niya dahil kakailanganin kong umalis sa club ni Faye pansamantala. Ngunit malaking tulong din sa akin kung papayag ako sa gusto ni Hunter. Ihinto mo na ang kotse. Wika ko sa kanya. Itinabi niya sa gilid ng daan ang mamahalin niyang kotse at nilingon ko muna siya. Pag-iisipan ko, tatawagan kita kapag payag na ako. Sige, bye. Sandali. Pigil niya ng akmang bababa na ako. Inabutan niya ako ng isang red envelope. Para saan ito? Tanong ko nang makita ko ang laman nito. Para sa pagsama mo sa akin ngayong gabi. Hihintayin ko ang tawag mo. Wika niya sabay ngiti sa akin. Sobrang laki ng binigay niya sa aking pera. 5 gabi ko ding pagsasayaw ito at hindi ko na magiging problema ang parating naming bills. Maibibili ko pa ng maintenance na gamot sila inay at itay. Nakahiga na ako sa aking kwarto. Siya pa rin ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Ngunit sa nararamdaman ko, sa tingin ko, crush ko na ang lalaking yun. Kinabukasan ay tinulungan ko muna sila inay at itay sa palengke. Marami kasing deliver na isda. Nag half day lang ako para mamayang gabi, hindi ako masyadong pagod. Nang sumapit ang hapon ay nagtungo ako sa club ni Faye para magpaalam. Nakapag-decide na kasi akong tanggapin ang offer ni Hunter. Hindi ka galit? Tanong ko sa kanya matapos niya akong payagan. Bakit naman ako magagalit? Kahit dito ka nagtatrabaho, desisyon mo pa din ang masusunod. At rerespetuhin ko yun dahil magkaibigan rin tayo. At isa pa... Malay mo! Nakangising sabi niya na alam ko na kung saan papunta. Baka mausog, huwag mo munang pangunahan. Litanya ko sa kanya. Mabuti na lang at hindi na ako nahirapan na magpaalam kay Faye. Pansamantala lang naman ang hinihingi ko eh. Kapag nagsawa si Hunter, edi balik na ulit ako sa club. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng tawag niya. Nasa harapan na daw siya ng club upang sunduin ako. Bihis na ako at nag-makeup na din ako para hindi na hassle mamaya. Nagsuot lang ako ng jacket na hanggang kalahating hita ang haba dahil nakabikini na ako sa panloob. Paglabas ko ng club ay nakita ko siyang nakasandal sa kotse niyang itim. Napako sa akin ang atensyon niya at sinuyod niya ako ng tingin. Pwede ka namang magbihis doon. Wika niya nang makalapit ako. Hindi ko kasi alam kung saan mo ako dadalhin. Sagot ko. Pinagbuksan niya ako ng pinto at pumasok na rin ako sa loob. 1 minuto din ang naging biyahe namin nang marating namin ang mataas na hotel. Sigurado ka bang dito ako magpe-perform? Usisa ako habang naglalakad kami papasok. Oo. Sagot niya.
Pumasok kami sa elevator at may pinindot siyang red button. Hanggang 35th floor ang taas nito. Kaya matagal kaming nagkatinginan sa refleksyon ng elevator. What makes you change your mind? Seryosong tanong niya habang nakatingin sa harapan ng salamin. Sabi mo walang mangyayari dahil may medical condition ka, di ba? At isa pa, sayang ang bayad. Pambayad ko din yun ng renta. Diretsong sagot ko. Nang makalabas na kami ay sumunod lang ako sa kanya. Sa tingin ko nasa rooftop kami ng building dahil kita ko sa salamin na bintana ang kabuuhan ng syudad. Marangyang unit ang bumungad sa amin. Malaki ang sala at napakalinis din. Walang tanong kaming pumasok sa isang kwarto. Bumungad sa akin ang entertainment room niya na malawak pa sa aming bahay. Dito ka na. Kukuha lang ako ng maiinom. Paalam niya sa akin. Nakakapagtaka ding meron siyang sariling stainless pool. Kung ganun, sa harapan niya talaga ako magpe-perform? Ibinaba ko ang sling bag ko at kinuha ko ang stilero shoes ko. Sinuot ko muna habang hinihintay siya. Pagkapasok niya ay may dala na siyang inumin. Nagpunta siya sa isang gilid ng kwarto at may kinalikot doon hanggang sa umalingaw-ngaw ang mabining musika sa silid. You can start now. Utos niya sa akin. Kagaya ng ginagawa ko sa club, yun din ang ginawa ko sa harapan niya. Sanay na naman akong magsayaw ng ganito, kaya kahit kinakabahan ay pinilit kong hindi magpahalata. Stop. Napatigil ako nang marinig siya. Are you nervous? Hindi yan yung nakita ko sa club. Kulang ka sa emosyon. Awang ang aking labi nang sabihin niya yon. You're just performing like I was not here. Dagdag pa niya. Paano ba ang gusto mo? Kamot ulo kong tanong. Inisang lagok niya ang alak sa baso at tumayo siya sa gitnang upuan. Lumapit siya sa akin kaya lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Samahan pa ng makulay na ilaw dito sa stage. Kung paano mo ako tinignan noong una tayong magkita. I want you to show me again kung paano mo ako inakit noong gabing yon. Paos na sambit niya pero sa labi ko nakatitig ang kanyang mga mata. Sigurado ka? Tayong dalawa lang dito. Baka kung mapapainit mo ulit ako, much better. Malalaman kong consistent nga ang naramdaman ko noong gabing yon. Putol niya sa sasabihin ko. Paano kung mag-init ka? Diba sabi mo, again, hindi kita pipilitin. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay bumalik na siya sa upuan niya. Begin. Utos niya ulit sa akin. Sumingap ako at nag-ipon ng hangin sa dibdib. Muli kong inumpisahan ang aking pagsasayaw. Pero inalala kong muli kung ano ang nararamdaman ko noong gabing yon. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at nagsali ng puno sa kanyang baso. Lumiyad ako at ipinakita ko kung gaano ako kagaling gumiling sa poste. Inisip ko na lang na siya ang nakatayo dito at malaya kong ikinikiskis ang aking sarili. Bumuka ang labi niya nang mag-split ako. Nang aakit ko siyang tinignan, tumayo ako at dahan-dahan ang naging paghakbang papalapit sa kanya. Yumuko ako at napunta sa aking dibdib ang kanyang mga mata. What do you want? Tanong niya sa akin. Kagaya din ng unang gabing inakit ko siya. You. Pabulong na sambit ko. Patay. Nasa isip ko lang sana yun, pero nasabi ko sa kanya ng harapan. Akmang tatayo na ako pero hinila niya ako, kaya napatukod ako sa dibdib niya. May ginalaw siya sa gilid ng upuan at tumihaya ito ng bahagya. I want you to. Paos na sabi niya at nagulat ako nang kabigin niya ang bato ko. Tuluyang naglapat ang labi naming dalawa. Shit! Nalulunod ako sa halik niya. Ito ang unang beses na humalik ako sa isang lalaki. At hindi ko alam kung paano ko igagalaw ang aking labi.
hanggang sa namalayan ko na lamang, nakaupo na ako sa harapan niya. Binuhat niya ako nang hindi naghihiwalay ang labi naming dalawa. Namalayan ko na lang palabas na kami ng kwarto at sinipa niya ang pinto ng katabing kwarto. Walang pag-aaksaya niyang tinanggal ang aking saplot at mabilis ang naging pagkilos niya sa ibabaw ko. Nawala na rin ako sa aking sarili. Gusto kong pigilan kung anuman ang maaring mamagitan sa amin ngayong gabi, ngunit may bahagi naman sa isip ko na ayaw sumunod at hayaang magpakalunod sa nararamdaman ng aking katawan. Isang oras din ang lumipas nang tuluyan niya akong angkinin. Masakit pa din ang pitsay ko dahil hindi biro ang laki ng patola niya. Kasing laki ata ng dalawang pinagpatong na sardinas ang laki at taba noon. Buti na lang, buhay pa ako. Pero ang sakit ng pitsay ko. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Napaubaya ko sa isang lalaki ang aking sarili. At ngayon ay mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko. Akmang babangon sana ako ngunit hinila niya ako pabalik sa kama kaya napahiga akong muli. "Don't leave me," sambit niya. Nilingon ko ang gwapo niyang mukha. Dumilat ang mapungay niyang mga mata. "Sorry, hindi ko na napigilan ang aking sarili." Wika niya. Umiling ako sa kanya. "Okay lang, hindi mo naman ako pinilit." Kinabig niya ako at niyakap ng mahigpit. "From the moment I saw you, hindi ka na mawala sa isip ko. I have erectile dysfunction. Hindi ko kayang makipagtalik sa isang babae. But because of you, nawala ang sakit ko na iyon. At ito ang unang beses na nakipagtalik ako. And I'm glad na ako din ang unang lalaki sa buhay mo." Pagtatapat niya na ikinagulat ko. You mean first time mo din ito? At sa akin lang tumigas yung alaga mo?" Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Tinakpan niya ng kumot ang kanyang mukha. Sa tingin ko nahihiya siyang ipagtapat sa akin ang lahat. Hindi ko rin naman alam na may ganoong sakit. At ako ang dahilan kung bakit nabuhay ang malaking baston niya. Kaya pala normal lang ang naging posisyon namin kanina. Sa malaswang kwento kasi sa akin ni Faye, marami na daw silang na-try na posisyon. At expert daw ang husband niya. Hinila ko ang kumot at nakita ko ang namumula niyang tenga. "Ibig sabihin dahil sa pagsayaw ko kaya gumaling ka?" Paglilinaw ko sa kanya. "No, hindi lang yon. Siguro kasama na roon ang hindi ko maipaliwanag ng pakiramdam kapag nakikita at nasa tabi kita." Umaga na nang hinatid niya ako. Ayaw niya akong paalisin kagabi dahil hindi na daw niya kayang mag-drive. At ipinahinga ko din ang pitsay ko. Tumawag na lang ako kay Faye na kunwari nag-overtime ako. Abot-tenga pa ang kilig niya dahil siguro alam na niya ang namagitan sa amin ni Hunter. Yun din ang paalam ko kila inay at itay. Mabuti na lang at hindi na sila nagtanong pa. I know mali ang ginawa ko. Sumama ako sa isang lalaking hindi ko pa lubusang kilala. At kung anuman ang kahihinatnan ng ginawa ko, sigurado akong may consequence ang lahat ng ito. "Kumusta ang talong ni Hunter?" Bungad na tanong sa akin ni Faye nang magpunta ako sa club. "Okay naman. Malaki." Nakangising sagot ko na ikinangiti din niya. Sa ganitong usapan, nabubuhay ang dugo naming dalawa. May pagkama-L kasi si Faye at hindi naman ako naiilang lalo pa ngayon may karanasan na rin ako. "Really? Buti kinaya ng kuweba mo. Akala ko nga hindi ko kakayanin eh." Nagtawanan kaming dalawa. Pagkatapos naming maglokohan ay nakatanggap na ulit ako ng tawag mula kay Hunter. Sinundo niya ulit ako at sumayaw ulit ako sa harapan niya. Nauwi na naman sa pag-aararo niya sa akin ang pagsayaw ko.
Ngunit habang tumatagal, ay mas gumagaling na rin siya. Dahil napapasigaw na niya ako sa bawat pag-araro niyang halos ikapigtal na ng aking hininga. Pero mas exciting ngayon dahil hindi ako nabibitin sa eksibisyon niya. Nanuwid na nga ang daliri ko sa paa at napuno ang loob ko ng Promil S26 niya. Hiningal na bumagsak kaming dalawa sa kama. Sa labis na pagod ay nakatulog na kaming dalawa ng magkayakap. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa masarap na amoy sa kwarto. Bumungad sa akin ang masarap na almusal na nakalagay sa ibabaw ng glass table. Napatingin ako sa banyo nang magbukas ang pinto. Mabuti naman gising ka na. Nakangiting sabi niya sa akin. Malayo sa Hunter na palaging nakasimangot ang nakikita ko ngayon. Sinilip ko ang relo, alas 9 na ng umaga. Nasa palengke na sila itay at inay. Muli akong tumingin sa kanya at napalunok ako nang makita ang umbok na baston niya sa tuwalya na suot niya. Hey, don't tell me ako ang gusto mong breakfast. Nakangising sabi niya sa akin. Inayos ko ang kumot sa pagkakatakip sa hubad kong katawan, pero mabilis niya itong nahila at nasa harapan ko na siya. Huwag mo nang itago yan sa akin. Ako naman ang nagmamay-ari niyan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hinawakan niya ang baba ko at kahibla na lamang ang layo ng mukha naming dalawa. You're mine, baby. Heto na naman siya. Nagiging marupok na naman ako pagdating sa kanya. Nakakaakit din pala ang mga lalaki. Hunter, ano ba talagang relasyon natin? Natigil siya sa akmang paghalik sa akin nang sabihin ko yun at naupo siya sa harapan ko. Kinuha niya ang dalawa kong kamay at pinagsalikop ang daliri namin. I like you, Ava. I really do. And I want you to be my girlfriend. Hindi pa ako nakaka-recover sa sinabi niya ay sinibasib na niya ang labi ko. Naging mapusok ang bawat sandali naming dalawa. Kahit masakit na ang petsay kong gulay, tinatanggap pa rin niya ang paglagari ng malaking 2x2 ni Hunter sa akin. Paano kasi, ang sarap din naman kasi niya. What? Parang ang bilis naman ata. Hindi makapaniwalang tanong ni Faye nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Hunter. Almost a month na din ang nakalipas simula nang magkakilala kami. Right now, siya ang dahilan ng mga ngiti at pagiging blooming ko. Sino ba naman ang hindi magiging blooming kung kasing hot lang naman niya ang nagdidilig ng bulaklak ko? Ano ka ba? Wala sa tagal o sa bilis yan. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Tsaka sa'yo pa talaga nang galing yan, ha? Ikaw nga, 3 linggo lang nag-aido ka na kay John. Litanya ko na ikinatawa niya. Iba naman yun. Hindi uso sa foreigner ang ligawan at patagalin ang relasyon. Sagot niya. Ininom ko ang juice na ibinigay niya sa akin. Nandito kasi ako sa club niya upang bisitahin siya. Susunduin ako ni Hunter mamayang gabi dahil ipapakilala na daw niya ako sa mga magulang niya. Yun ang usapan naming dalawa. Pagkatapos sa kanila, siya naman ang aking ipapakilala. Kinakabahan kasi ako baka hindi ako magustuhan ng pamilya niya. Uso pa naman yun sa mga mayayaman. By the way, kailan nakasal? Sabi ni Hunter, matagal na daw sa kanya ang 1 month. Kaya siya na daw ang bahala eh. Nakangiting sagot ko sa kanya. Marami pa kaming pinag-usapan ni Faye tungkol sa pagiging buhay may asawa at basic na lang yun sa akin dahil matured na naman ako at alam ko na naman ang ginagawa ko. Lalo na ang responsibilidad ko kapag naging may bahay na ako ni Hunter. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pagtunog ng phone ko at nasa labas na daw si Hunter, kaya nagpaalam na ako kay Faye. Sige na, tatawagan na lamang kita. Bye. Paalam ko sa kanya. Bye.
Kaya mo yan! Sagot niya sa akin nang sumakay na ako sa kotse. Pinaandar na rin ni Hunter ang sasakyan patungo sa bahay nila. Huwag kang kabahan. Sigurado magugustuhan kanila mom and dad. Uwi ka ni Hunter sa akin. At dahil ipapakilala niya ako sa mga magulang niya, ay nagbihis talaga ako ng maayos na dress. Binigay niya ito sa akin. Ito ang gusto niyang isuot ko sa dinner with his family at hindi naman ako tumanggi. Wow, dito ka nakatira? Hindi napigilan na bulalas ko nang bumungad sa akin ang malaking bahay niya. Yes, babe. Let's go. Baka tayo na lamang ang hinihintay nila. Wika niya sabay abot ng kamay ko. Hunter, kinakabahan ako. Pigil ko sa kanya nang nasa harapan na kami ng pinto. Don't worry, nandito ako. I won't let you down. Gwapo siyang ngumiti sa akin at hinalikan niya ako sa noo. Pagkatapos ay binuksan na niya ang pinto. Hi mom, dad. Bati niya sa dalawang sumalubong sa amin. Kahit may edad na sila ay mukha pa rin silang bata. Sila pala ang mga magulang ni Hunter. This is Ava, my fiancé. Pakilala niya sa akin. Nahihiyang inabot ko ang kamay nila. Good evening po, sambit ko. Huwag kang mahiya, iha. Mabuti kumain na tayo at baka lumamig na ang pagkain na ipinahanda ko. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Mukha naman silang sincere sa pinapakita nila sa akin. Nawala ng bahagya ang takot ko na baka hindi nila ako magustuhan. Maupo ka. Anong gusto mo? Lahat ng yan paborito nilang mag-ama. Kaya sana magustuhan mo din. Magiliw na sabi sa akin ng mama niya. Ipinaghila ako ni Hunter ng upuan at naupo naman siya sa tabi ko. Nasa magkabilang dulo namin ang magulang niya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako mapili. Tsaka mukhang masarap po ang lahat ng yan. Sagot ko sa mami niya na mas lumaki ang ngiti sa labi. Naging abala kami sa pagkain. Panakanaka din ang sulyap sa akin ni Hunter at ngiti. By the way, iha, paano nga pala kayo nagkakilala ng anak ko? Tanong niya na nagpakaba sa akin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila ang totoo. Sa club, ma. Doon ko siya unang nakilala. Mahabang kwento kaya hindi ko na idedetalye sa inyo. Sagot ni Hunter sa kanya. Talaga ba, Hunter? Sabay kaming napatingin sa babaeng kakarating lang. Maganda, sexy, at sa tingin ko ay mayaman din ito. Paula, anong ginagawa mo dito? Napatayo sa upuan si Hunter at akmang hahawakan siya sa braso, ngunit umiwas siya. Mas nagulat ako nang sampalin siya nito. Paula? Ano bang nangyayari? Sabat ng kanyang mama na lumapit na rin. Nakipaghiwalay ka sa akin dahil sabi mo, hindi ko kayang paligayahin ka sa kama. Pero sinungaling ka? Ang masakit? Sa isang prostitute mo ba ako ipinagpalit? Singhal ng babae sa kanya. Shut up! Umalis ka na, Paula! Matagal na tayong hiwalay! Igting ang pangangsigaw ni Hunter sa kanya. Bakit? Nahihiya kang malaman nila tita at tito na ang babaeng ipinapakilala mo ngayon ay isang prostitute at sumasayaw ng malaswa sa stage? I said shut up! Napatingin sa akin ang mga magulang ni Hunter. Parang naumid ang dila ko at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pilit siyang kinakaladkad ni Hunter, ngunit ayaw niyang umalis. May dinukot ito sa bag niya at sumambulat sa amin ang mga larawan ko sa stage habang nagsasayaw. Nangilid ang aking luha nang damputin ito ng kanyang ina. Mom, let me explain. Wika ni Hunter ngunit sa akin tumingin ang kanyang ina. Totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Paula? Tanong niya sa akin sabay pakita ng larawan ko. Marahan akong tumango sa kanya. Opo,
Pero hindi ako prostitute. Liar! Huwag ka nang magsinungaling pa! Ang kapal ng mukha mo! Singhal ni Paula sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatakbo na ako palabas ng bahay nila. Ano pa ang mukhang ihaharap ko sa kanila? Kalat na ang mga larawan ko at hindi na rin maganda ang tingin sa akin ng kanyang mga magulang. Ava! Ava! Narinig kong tawag ni Hunter sa akin. Mabuti na lang at may dumaan na taxi kaya mabilis akong sumakay. Pagkasakay ko pa lang ay bumuhos na ang aking luha. Alam kong wala akong karapatan na magmahal ng kagaya ni Hunter. Pero sinunod ko lang naman ang aking puso. Hindi ko rin akalain na may ibang babae pa siya bukod sa akin. Hindi ko alam na may iniwan siyang babae para makasama ako. Nagpahatid ako sa club dahil hindi ko kayang umuwi ng ganito. Baka gising pa sila inay at itay at tanungin ako. Ano ba talagang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Faye. Kanina lang ay masaya akong nagpaalam sa kanya. Ngunit ngayon daig ko pa ang pinagbagsakan ng langit at lupa dahil sa patuloy na pag-iyak ko. Lumaklak ako ng alak dito sa VIP room niya. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat ng luha kong bago kami mag-usap. Panay din ang tawag ni Hunter, ngunit hindi ko siya sinasagot hanggang sa napasubsob na ako sa mesa dahil sa kalasingan. Pasensya ka na ha, nag-alala kasi ako sa kanya. Ayaw naman sabihin sa akin kung ano ang nangyari. Narinig kong sabi ni Faye. No, thank you dahil ako ang tinawagan mo. Nag-angat ako ng tingin nang marinig ko ang boses ni Hunter. Umalis ka na! Doon ka na sa Paula mo! Utal na singhal ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at binuhat niya ako ng walang kahirap-hirap. Ano ba? Bitaw sabi! Pinilit kong kumawala sa kanya ngunit mas hinigpitan pa niya ang paghawak sa akin. Hanggang sa nakarating na kami sa sasakyan niya. Nahilo ako at nanlalabo na rin ang paningin ko sa kalasingan. Sinadya ata ni Faye na hard drink ang ipainom sa akin para hindi ko nakayanin pa ang pauwi sa amin. At maipasundo ako kay Hunter. Hoy! Ibaba mo ako dito! No, hindi kita ibababa. Mag-uusap tayong dalawa. Narinig ko pang sagot niya bago ako sumandal sa upuan. Para na akong dinuduyan, lalo pat ang bilis din niyang magpatakbo. Ilang sandali lang ay buhat na niya ako paakyat sa penthouse niya. Nasubsob ako sa matigas at mabango niyang dibdib. Hunter, hindi tayo bagay. Humanap ka na lang ng ibang magpapatayo ng talong mo. Naiiyak na sabi ko sa kanya. No, magaling na ako, Ava. My doctor told me na magaling na ako. Sagot niya sa akin. Di, balikan mo na si Paula. Ramdam ko ang malalim niyang buntong hininga. Lumabas kami ng elevator at diretso sa pintuan ng penthouse niya. Pagkabukas pa lang ng pinto, ay hiniga na niya ako sa gray na sofa. Ava, hindi mahalaga sa akin kung bagay ba tayo o hindi. Hindi rin mahalaga sa akin kung maging hadlang man ang mamagulang ko. Ipapaliwanag ko din sa kanila ang lahat. Isa lang ang mahalaga sa akin. At ikaw yun, Ava. Pagtatapat niya sa akin habang nakaupo sa gilid ko. Mahal na mahal din kit. Mabilis niya akong siniil ng halik sa aking labi. Sa isang iglap ay isa-isang naglaglagan ang saplot ko sa katawan. At sa malambot na sofa ko muling naranasan ang sambahin niya. Nang matapos kami ay binuhat niya ako patungo sa loob ng bathroom. Ibinaba niya ako sa bathtub
na may katamtaman ang init ng tubig. Pinaliguan niya ako at pagkatapos ay binuhat niya ako patungo sa kama. Hindi ko na alam ang masumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako ay madilim pa. Nang mapatingin ako sa wall clock ay mag-alas 6 pa lamang ng umaga. Bumangon ako at kinuha ko ang damit ko kagabi, nakatupi na ito sa ibabaw ng cabinet. Hinubad ko ang damit niya na isinuot niya sa akin. Kailangan ko nang umuwi sa amin. At kailangan ko ring umalis bago pa siya magising. Nakahinga ako ng maluwag nang makasakay na ako ng taxi pa uwi sa amin. Bagsak ang balikat na pumasok ako sa aking kwarto. Nagpalit ako ng damit pambahay at naglinis na rin ng bahay. Nasa palengke na kasi sila inay at itay. Nasa school na rin ang mga kapatid ko. Maghapon kong inabala ang aking sarili sa paglilinis ng bahay namin. Ayoko muna siyang isipin sa ngayon. Gusto kong bigyan ng time ang sarili ko. Pinatay ko na rin ang phone ko dahil baka hindi ako tantana ni Hunter. Bago magdilim ay nakauwi na sila. Nakaluto na rin ako ng hapunan kaya naghain na ako para makakain na kami. Anak, napapansin ko hindi na tayo napapang-abot dito sa bahay. Palagi ka na lang nag-o-overtime. Pansin ni inay sa akin nang makaupo na kaming lahat sa mesa. Oo nga anak, magpahinga ka rin. Huwag mong paguri ng sarili mo. Segunda naman ni itay. Okay lang po ako. Huwag niyo akong alalahanin. Nakangiting sabi ko sa kanila. Ang totoo, wala naman akong trabaho. Dahil lang sa binibigay ni Hunter, kaya ako nagkakapera. Ayaw na rin kasi niya akong bumalik sa club, kaya kapag wala ako dito sa bahay, nasa penthouse niya ako. Pinagluluto ko rin siya doon at pinaglilinis. Sa gabi naman, pinasasayaw pa rin niya akong, pero nauuwi lang sa mainit na tagpo. Kaya sa tingin ko, tama lang ang perang inaabot niya sa akin. Mahihinang katok sa pinto ang nagpatigil sa aking kumain. Tumayo ang isang kapatid ko na lalaki at binuksan ang pinto. Magandang gabi po. Nagulat ako nang mabungaran ko si Hunter. May bitbit siyang isang kumpol ng rosas at napakagwapo din niyang tignan. Ibinaba ko ang aking tuhod sa upuan at mabilis akong tumayo. Anong ginagawa mo dito? Kunot noon na bulong ko sa kanya. Iniwan mo ako sa penthouse, kaya ako na nagtungo dito. Nakangiting sagot niya sa akin. Boyfriend mo ate? Tanong ni Joko ang kapatid kong nagbukas ng pinto. No, I'm Hunter, his fiancé. Sagot niya na ikinakunot ng noo ko. Itataboy ko na sana siya, ngunit nagtayuan na sila inay at itay. Ano ka mo? Fiancé ka ni Ava? Paglilinaw ni itay sa kanya. Yes sir, I'm Hunter Montenegro. Pasensya na po kung ngayon lang ako dumalaw dito. Busy po kasi ako sa negosyo. Dagdag pa niya. Napatingin sa akin sila inay at itay. Kalaunan ay pinapasok ko din siya dahil alam na rin naman nila. Sir, ma'am, seryoso po ako kay Ava. Kaya po ako nagpunta dito. Gusto ko pong formal na hingin sa inyo ang kanyang kamay. Napasinghap ako sa kaba. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila inay at itay sa kanya. Pero sa tingin ko, alam na nilang mayaman si Hunter sa tindig at forma pa lang ay halata na. Ava, ikaw ang tatanungin namin. Mahal mo ba ang lalaking ito? Napatingin ako kay itay pagkatapos kay Hunter. Wala namang duda na mahal ko siya. Pero hindi pa kami maayos na nag-uusap tungkol sa nangyari kagabi. Oo po, sambit ko. Nakita kong parang nabunutan ng tinik si Hunter sa upuan niya. Kung ganun, ikaw na ang hahayaan naming magdesisyon. Matanda ka na, Ava. Basta ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Ang pag-aasawa, hindi lang yan dahil sa mahal niyo ang isa't isa. Ang tanong,
Kakayanin niyo ba ang lahat ng pagsubok na darating sa inyong dalawa? Hindi pa kita kilala, Hunter. Pero ang anak ko, marami na siyang tiniis sa buhay. Kahit hindi niya sabihin, alam kong nahirapan na siya sa obligasyon niya sa amin. Tay naman, hindi po ako napapagod. Masaya po akong nakakatulong sa inyo. Alam ko naman ang sitwasyon natin at naiintindihan ko po yun. Wika ko sa kanila. Ayokong isipin nila na kapag nag-asawa ako, ay tatalikuran ko na sila. At ang ipinangako ko sa kanila, maghahanap buhay ako kung kailangan. Marami naman pwedeng gawin. Hindi lang naman pagsasayaw sa club ang alam ko. Huwag po kayong mag-alala. Naunawaan ko po ang gusto niyong sabihin. Nakangiting sagot ni Hunter. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin, ay nalaman na din nila ang katauhan ni Hunter at sinabi rin ito na sa club kami nagkakilala. Huy, hindi ka pa uuwi? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Alas 10 na ng gabi, pero narito pa din siya sa maliit na bahay namin. Ayokong umuwi. Malungkot kapag hindi kita kasama. Pwede bang dito muna ako sa inyo? Anong sabi mo? Singhal ko kaya napatingin sa akin sila inay at itay na abala sa pagkukwenta ng benta nila. Pwede po bang dito na ako matulog? Kahit dito na lang po sa sofa. Wika niya na ikinagulat ko. Okay lang, gabi na rin naman kaya dito ka na matulog. Sagot naman ni itay. At dahil ayaw niya talagang umuwi, ang ending ay sa maliit na kwarto ko kami nahiga. Ikakasal na rin naman daw kami, kaya payag na silang magtabi kaming dalawa. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Inis na tanong ko nang pagbaling ko sa kanya ay nakangiti siyang nakatingin sa kisame. Wala lang, nakakatuwa yung kwarto mo. Amoy na amoy din kita sa unan at kutsyon mo. Nakangising sabi niya. Siniko ko siya sa tagiliran. Abnormal ka! Umusod ka doon, baka mahulog ako. Hindi naman talaga pangdalawahan ang higaan ko. Pero dahil katabi ko siya, hindi ako makakagalaw ng maayos sa paghiga, kaya pareho kaming tuwid ang paa. Tumagilid siya at humarap sa akin. Matibay ba itong papag mo? Bulong niya sa tenga ko na nagpataas ng balahibo ko. Kaya lumingon ako sa kanya at sinamaan ko siya ng tingin. May balak pa atang sirain ang papag kong nagawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy. Huwag ka ditong gumawa ng kalukuhan, Hunter. May pagbabanta ko siyang tinignan. Inilagay niya sa bewang ko ang kamay niya at siniksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Gusto ko to. Yung yakap ka magdamag kahit medyo mainit yung ceiling fan mo. Bulong niya sa akin. Mas gusto pa niyang magtiis dito na masikip at malamok kesa umuwi sa penthouse niya na komportable siyang makakatulog. Maya-maya pa ay dinig ko na ang mabigat na paghinga niya. Nauna na siyang makatulog sa akin. Bumigat na rin ang talukap ng mata ko kaya nakatulog na rin ako. Nang magising ako ay wala na siya sa tabi ko. Napabalikwas ako ng bangon at napalabas ng kwarto. Nadatnan ko siyang nagkakape at magkausap sila ng parents ko. Oh, Ava, mag-almusal ka na din. Ikaw muna ang sumama sa akin sa palengke. Masakit daw kasi ang tuhod ng ama mo. Baka nirarayuman na naman. Sasama daw si Hunter kaya gumaya ka na. Po? Bakit? Anong gagawin mo sa palengke? Makakagulo ka lang doon. Litanya ko na ikinailing niya. Nag-agree na si Mama, kaya sasama ako. Napatingin ako kay inay. Kagabi lang Ma'am ang tawag niya, ngayon Mama na. Ano naman kayang pambubola ang sinabi ni Hunter sa kanya? Hindi ako makapaniwala na ang lalaking anak ng may-ari ng 5-star hotel ay kasama ko ngayon na nagbebenta. Miss Beautiful, bili na kayo ng isda! Sariwang-sariwa pa ito! Mapula ang hasang at makintab ba ang kaliskis?
Nagkatinginan kami ng inay dahil sa paraan ng pagbenta niya na narinig lang din niya sa iba pang tendera. May hawak din siyang stick na pambugaw ng langaw. Hindi lang yun, dumadami na rin ang nagkukumpulan kakabukas pa lang ng tindahan namin. Sabi sa'yo eh, mauubos agad ang paninda natin dahil sa kanya. Nguso ni inay, hindi lang siya magaling mag-sales talk, pati pagsusukli ay magaling din siya. Kaming dalawa naman ni inay ang tagalinis ng isda. Maaga kaming nakauwi sa bahay dahil bago magtanghali ay naubos na ang paninda naming isda. Nagtira lang ako ng pang-ulam namin. Kahit amoy isda ka na, ang ganda mo pa rin. Nakangising sabi niya habang naglalakad kami pa uwi sa bahay. Tch, kunwari ka pa. Akala mo siguro makakalimutan ko yung ginawa mo kaninang pang-aakit sa mga mahaharot na bumili. Nakangusong sabi ko. Nauna na si inay umuwi, kaya dalawa na lamang kaming naglalakad pa uwi. Ayan ka na naman. Panay ka selos dyan. Strategy ang tawag doon. Tingnan mo, naubos agad ang paninda natin. Makakapagpahinga pa tayo. Ang hirap palang magtinda sa palengke, ano? Mabuti kinakaya ng mga magulang mo. Ganun talaga. Mahirap lang kami. Kaya ako nga pinasok ang pagsasayaw dahil hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Tumigil ako sa paglakad at tumingin ako sa kanya. Hunter, hindi ako mayaman. Wala akong natapos. Ganda lang at pitsay ko ang kaya kong ibigay sa'yo. Sa tingin mo, karapat-dapat ako sa'yo? Paano kung ma-realize mo na nagkamali ka? Paano kung maisip mo na mali ang naging desisyon mo? Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit niyang hinawakan. Ava, wala naman akong hiningi sa'yo. Sapat na sa akin na mahal mo ako. Kakayanin natin itong dalawa. Basta magtiwala ka lang sa akin. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Ayoko na lamang mag-overthink. Malayo pa lang kami sa bahay ay may nakita na kaming kotse na puti sa tapat ng kahoy naming gate. Si Mom at Dad. Wika ni Hunter na nagpakaba sa akin. Pagpasok namin sa loob ay bumungad sa amin ang mga magulang niya. Nakaupo ang mga ito sa kawayan na upuan. Ngunit nagulat ako nang makita kung hawak na nila inay at itay ang larawan kong nauna na ring nakita ng mga magulang niya. Ava, totoo ba ito anak? Nangingilid ang luhang tanong ni inay. Mom, Dad, what are you doing here? Narinig kong tanong ni Hunter sa kanila, pero mas nauna kong nilapitan si inay. Inay, sa maniwala kayo at hindi, nagsasayaw lang po ako. Kahit tanungin niyo pa si Faye, hindi po ako nagpapa-table kahit kanino at... Napahawak ako nang sampalin ako ni itay. Sir! Nasa likod ko na kaagad si Hunter at ikinulong niya ako sa bisig niya. Hunter! Huwag kang makialam sa problema nila! Umuwi na tayo! Narinig kong sabi ng kanyang ina. No! Walang uuwi hanggat hindi kayo nalilinawan! Igting ang pangangsigaw ni Hunter. Napahagulgol na lamang ako dahil hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Halo-halong emosyon at kahihiyan na rin para sa magulang ko. Ma, pa, totoo po ang sinasabi niya. Dancer lang siya sa club. Hindi siya nagpapalabas kahit kanino. At simula nang magkakilala kami, ay pinatigil ko na rin siya. Totoo ang sinasabi ko dahil ako ang unang lalaki sa buhay niya. She's not a prostitute. Ginawa niya lang yun dahil hindi sapat ang kita niya sa pagiging waitress. At mahal na mahal ko siya kaya gusto ko siyang pakasalan. Pagtatapat ni Hunter na ikinaawang ng kanilang mga labi. Sorry po, inay. Itay. Sorry po.
Gusto ko lang kumita ng malaking pera. Dahil alam kong hindi natin kakayanin kung aasa lang tayo sa pagtitinda. Pero totoo po ang sinabi ni Hunter. Hindi po ako prostitute. Humihikbing paliwanag ko sa kanila. Mabuti pa umalis muna kayo. Mag-uusap muna kami ng anak ko. Sumama ka muna sa kanila, Hunter. Hindi ako papayag na makasal kayo ng anak ko kung hindi rin naman siya kayang tanggapin ng pamilya niyo. Wika ni Itay sabay pasok sa loob ng kwarto. Sumunod din agad si Inay sa kanya. Hinarap ko si Hunter at hinayaan ko silang umalis. Maghapon akong nagkulong sa aking kwarto. Naiwan pa ang damit ni Hunter. Ang suot niyang damit paalis ay ang hiniram pa niyang damit kay Itay. Ava, hindi ka pa ba kakain? Narinig kong katok ni Inay sa plywood na pinto. Walang gana akong tumayo at lumabas ng kwarto. Mugto at mahapdi ang mga mata kong naupo sa kahoy na bangko. Inay, Itay, patawarin niyo na po ako. Patawad kong naglihim ako sa inyo. Hindi ko po sinasadya. Matawad po. Nangingilid ang luhang sabi ko. Yumuko ako upang punasan ang aking luha. Anak, mahirap lang tayo. Pero hindi ko kayo tinuruan na gumawa ng masama para kumita ng pera. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang ama ng tahanan pero hindi ko kayo kayang suportahan lahat. Nanliliit ako sa aking sarili. Naturingang ang ama ng tahanan ngunit hindi ko maibigay sa inyo ang mga pangangailangan niyo. Kaya napilitan kang gawin ang bagay na yun. Humihikbing sabi ni Itay. Ngayon ko lang siya nakitang naging emosyonal ng ganito. Akala ko galit pa rin sila sa akin. Tumayo ako sa upuan at niyakap siya. Huwag niyo na pong isipin yun, Itay. Hindi na po ako babalik sa club. Hindi na po. Tutulungan ko na lang kayo o mag-iisip ako ng ibang negosyo na pwedeng pangdagdag kita. Wika ko sa kanya. Pinunasan ko ang aking luha. Sino ba namang matinong magulang ang hindi hihilingin ang magandang kinabukasan ng kanyang pamilya? Hindi lang naman kasi hirap ng buhay ang kalaban namin. Dumagdag pa ang pagtaas ng bilihin at paglaki ng gastos namin, kaya nahirapan silang itaguyod kami ng sabay-sabay. Nang matapos na kaming mag-usap at kumain ay bumalik na ako sa kwarto ko. Pagbukas ko ng phone ay may natanggap akong mensahe galing kay Hunter. Tinatanong niya kung okay lang ako. Kaya sinagot ko ang message niya. Okay lang ako. Magkita tayo bukas. Pagkatapos ay natulog na rin ako. Maaga akong nagising dahil sa pananakit ng aking sikmura. Napatakbo ako sa banyo at mapait na laway lang naman ang naisuka ko. Napahawak ako sa impis kong tiyan. Buntis ako? Paglabas ko ng banyo ay bumungad sa akin si Inay. Nakita niya siguro ako kanina habang patakbo sa banyo. Inay, alam na naming mangyayari ito. Mabuti pa mag-usap kayo ni Hunter ng maayos, anak. Hindi na kami magiging hadlang sa inyong dalawa. Ayusin niyo lang ang lahat ng to, pati na rin sa kanyang mga magulang. Paalala ni Inay. Napayakap ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Gumaan ang pakiramdam ko at mas may lakas ng loob na rin akong ipaglaban kung anuman ang meron kami ni Hunter. Nagpa siya akong sorpresahin siya kaya nauna na akong magpunta sa penthouse.
Ipinagluto ko siya ng dinner at naghanda na rin ako ng sorpresa para sa kanya. Kinagabihan ay pumasok na ako sa entertainment room niya. Narinig ko kasi ang pagbukas ng elevator. Ava? Narinig kong tawag niya sa akin. Binuksan ko ang ilaw na iba't ibang kulay at mabilis ko siyang hinila patungo sa upuan niya. What's the meaning of this? Nakangiting tanong niya sa akin. Ito ang huling gabi na magsasayaw ako sa harapan niya. Nagpa-check up ako kanina at tunay ngang buntis na ako. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ang baby ko dahil sa pag-inom ko. Ipinangako kong iingatan ko na siya simula ngayon. Suot ang manipis at sexy na damit ay humawak ako sa stainless pool. Hindi gaya ng dati ang naging performance ko dahil hindi na ako maaring umakyat sa poste. Ngunit binigay ko pa din ang best ko para mapasaya ko siya. Kita ko naman sa mga mata niya ang pagnanasa habang pinagmamasdan akong inaakit ko siya. Hanggang sa tumayo na siya at mabilis niya akong nilapitan. You never failed to seduce me. Paos na sambit niya nang hawakan niya ang aking pisngi. Hanggang sa ako na mismo ang tumawid sa pagitan namin at inangkin ko ang kanyang labi. Maingat niya akong ibinaba sa kama at eksperto niyang tinanggal ang mga saplot ko sa katawan. I miss you so much. May pananabik niya akong hinagkan at naglalakbay na rin ang kanyang palad sa aking katawan. Hindi ko mapigilan na mapakagat sa aking labi dahil sa sarap ng paghagod niya. Hindi lang namin mahal ang isa't isa. We are both sex compatible. Nagagawa niyang pabaliwin ako sa kama. At ganun din ang palagi niyang sinasabi sa akin. Hingal na bumagsak ang aking katawan sa ibabaw niya. Halos kalahating oras din ata kaming pinagsawa ang isa't isa. Aalis na sana ako sa ibabaw niya, ngunit pinigilan niya ako. Huwag ka munang umalis, hindi pa tayo tapos. Sambit niya. Ang hilig mo talaga, Mr. Montenegro. Saway ko sa kanya na ikinangisi ng loko. Bitawan mo na ako, baka maipit na ang baby natin. Mabilis niya akong niyuko at nagtama ang mata naming dalawa. What did you say? Bumangon siya at nakaupo na kami sa kama. Magiging tatay ka na, Hunter. Nakangiting sabi ko sa kanya. Kaagad niya akong siniil ng halik sa labi. Thank you, Ava. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Bulalas niya na ikinangiti ko. Alam ko, masaya din ako, Hunter, dahil okay na kami nila inay at itay. Ang hiling ko lang sana, matanggap na ako ng pamilya. Ini-invite ka ulit ni Mom sa bahay. Gusto niyang mag-sorry at ganoon din si Dad. Nagulat ako sa sinabi niya. You mean, tanggap na nila ang relasyon natin? Yes, baby. Kaya as soon as possible, dapat maayos na natin ang kasal. Lalo pa ngayon, dinadala mo na ang magiging apo nila. Napayakap ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Labis ang aking kaligayahan dahil sa wakas, wala na akong dapat isipin pa. Akala ko hindi pakikinggan ng Diyos ang dasal ko. Ngunit ngayon ko napatunayan na kailangan ko lang palang maghintay ng perfect time para matupad ang lahat ng iyon. Napaungol ako nang muli siyang gumalaw. Oo nga pala. May second round pa kami at hindi pa siya tapos. Mas naging maingat na rin siya sa pagkakataon na ito. Pagkatapos namin ay nagpunta na kami sa dining table. Masaya ako at nakikita kong masaya din siya. Nagtawanan kami at nagkulitan habang kumakain. Pinuri din niya ang masarap kong luto. Madali lang naman pasayahin si Hunter. At hindi ako natatakot na baka magbago siya sa akin dahil may tiwala akong habang buhay naming paninindigan ang ipinaglaban naming relasyon. Makalipas ang ilang araw ay muli kaming bumalik sa kanila.
Patawarin mo kami kung nahusgahan ka namin kaagad, Ava. Hindi kami matapobre kung yun ang pumasok sa isip mo. We want just a better future for my son. Gusto lang namin siyang makitang makasal sa desente at edukadang babae. Pero sino ba naman kami para tutulan ang isang kahilingan ni Hunter? Nakita ko sa kanya kung paano kanya tignan. At naniniwala din ako sa sinabi niya. Hindi lahat ng tao pinalad sa buhay. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay wala ka ng pag-asa. At nare-respeto ko kung anuman ang desisyon niyo ng anak ko. Paliwanag ng ina niya sa akin. Kami lang dalawa ang masinsina na nag-uusap dahil nag-uusap din sila Hunter sa labas ng kanyang ama. Salamat po. Alam ko hindi po ako perpekto para sa anak niyo. Pero ipinapangako ko po sa inyo na magiging mabuting asawa at ina ako ng magiging anak namin. Nangingilid ang luhang sabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at hinagod niya ang likod ko. Huwag ka nang mag-alala. Gagabayan ka pa rin naman namin. Kayo, lalo pa ngayon na magiging lola na ako. Humiwalay ako ng yakap at nakita ko ang masayang ngiti ng kanyang ina. Hindi ko alam kung ano pa ang sinabi ni Hunter sa kanila, pero masaya ako dahil buong puso na nila akong tinanggap. Dahil ginabi na kami sa bahay nila, ay hindi na kami umuwi sa penthouse. Sa kwarto na niya kami tumuloy pagkatapos naming mag-usap. Nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa akin ang malawak at malinis niyang kwarto. Ngunit natuon ang atensyon ko sa isang larawan na nakasabit sa dingding ng kwarto niya. Kulay black and white ito at nakasuot ng kulay puting bestida na hindi pantay ang laylayan. Namalayan ko na lamang na humahakbang na ako papalapit sa larawan at namamangha ko siyang tinignan. Hanggang sa nanlaki ang mata kong dahil ako ang nasa picture na yun. Napatingin ako kay Hunter at nakita niya akong tinignan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na hobby ko ang pagkuha ng magagandang larawan. At isa yan sa nagustuhan ko. Nandyan na yan bago pa kita makilala. Nagbagsakan ang aking luha at naging emosyonal ako sa kanyang harapan. Ibig sabihin, nandoon ka sa auditorium noong gabi na nag-perform ako ng interpretation dance? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Tandang-tanda ko pa ang gabing yun na lumaban kami sa isang private school. Hindi man ako ang nanalo noong gabing yun, ay ipinakita ko ang best ko sa pag-interpret ng kanta. Yes, at kuhang-kuha mo ang emosyon sa picture na yan. Umalis siya sa harapan ko at may kinuha siyang remote. Maya-maya pa ay nag-play na ang music na ginamit ko sa interpretation dance. Palagi kong pinapakinggan ang kantang yan. Sinubukan kitang hanapin noon pero nag-drop ka na daw sa school niyo. Hanggang sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nagkita tayong muli. Tuluyan na akong napahikbi dahil na rin sa kantang yun na Take Me Out of the Dark ni Gary V na isa sa kanta ng buhay ko lalo na kapag feeling ko nasa dilim na ako. Hindi ko rin akalain na mula pala noon ay nagkita na kaming dalawa. Hindi ko inaasahan ang revelasyon niya. Natapos na ang kanta ngunit magkayakap pa rin kaming dalawa. I love you, Ava. Mahal din kita, Hunter. Pinunasan niya ang aking luha sa pisngi at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Buong pagmamahal niya akong hinalikan sa labi at tinugon ko rin naman yon. Walang pagsidlan ang aking nararamdaman at alam kong ganun din siya. Pinagtagpuman kami sa hindi inaasahan na pagkakataon, naging daan naman ito para magkita kaming muli at magkasama. Congratulations! Bati sa akin ni Faye. Kasama niya si John at nandito na kami sa reception ng kasal naming dalawa ni Hunter. Akala ko hindi ka makakarating.
Bruha ka talaga. Litanya ko sa kanya. Sabi niya kasi, nasa Amerika daw siya. Ay Diyos ko, kung alam mo lang paano ko pinilit si John na umuwi dito, at hindi pwedeng wala ako sa araw ng kasal niyo, no? Sagot niya na ikinangiti ko. Niyakap ko siya at nakipagbeso-beso naman ako kay John. Thank you for attending our wedding. Wika ni Hunter sa kanila at nakipaggamay naman siya sa mga ito. Natapos sa huling sayaw namin ang wedding. Pauwi na kami sa penthouse dahil maaga pa ang alis namin patungong Singapore. Doon kasi kami maghahanimo ni Hunter. Pagkabukas pa lang ng pinto ay hinubaran na niya ako. Hindi na niya nahintay na makahiga kami sa kama. Kaya ang ending, sa sofa kami natapos. 2 years later ay masaya pa rin ang pagsasama namin ni Hunter. Magdadalawang taon na rin si Sean. Lalaki ang naging anak namin at palagi itong hinihiram nila mommy at daddy. Tuwang-tuwa kasi sila at kamukhang kamukha daw ito ni Hunter noong bata pa. Nagpatayo din ako ng sarili kong clothing brand. Gamit ang natitirang ipon ko sa pagsasayaw kay Hunter, ay inumpisahan ko ang negosyo ko online. Nang sa ganun, hindi ko mapabayaan si Hunter at si Sean. Naging maganda naman ang takbo ng online business ko, kaya natulungan ko sila inay na makabili ng lupa at bahay. Para sa kanila ang lahat ng kinikita ko, dahil yun ang hiling ko kay Hunter noon, nahayaan niya akong magtrabaho kahit nasa bahay lang. Ayoko kasing umasa sa kanya, dahil hindi ko naman siya pinakasalan para makaahon kami sa buhay. Nakagraduate na din ang mga pinag-aral ko, kaya nakakatulong na sila kay inay. Sa ngayon ay tinuruan ko na rin ang kapatid kong mag-online business nang sa ganun ay hindi siya mag-focus sa paghahanap ng trabaho at mas malaki pa ang magiging sweldo niya dahil itinuro ko sa kanya ang lahat. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Natulungan ko na sila inay at itay at may sarili na akong masayang pamilya. Bonus na din para sa akin ang magkaroon ng hati na husband. Mommy, ibalik niyo si Sean bukas, okay? Paalam ni Hunter kay Mommy. Kinuha naman ni Daddy ang gamit ni Sean at excited na nagpakarga sa dalawa. Spoiled kasi at unang apo, kaya nasa kanya ang pagmamahal ng lahat. Oo na! Mag-enjoy na kayong mag-asawa para masundan niyo na si Sean. At hindi nyo laging binabawi sa amin. Litanya ni Mommy sa kanya. Naiiling na lamang na hinalika ni Hunter sa noo ang anak. Be good baby, okay? Paalam ko din kay Sean. Hinintay lang namin na makaalis ang kotse nila bago ako hilahin ni Hunter sa loob ng bahay. Honey, wala ka bang pa-surprise sa akin ngayong gabi? Tanong niya sa akin na ikinangiti ko. Ikaw talaga, ang hilig mo sa pitsay. Lalo siyang napangisi nang sabihin ko yon. Mahilig nga ako, pero pitsay mo lang naman ang gusto ko. Hindi na ako nakatakas nang hablutin niya ako sa braso at ikulong sa bisig niya. Hunter, maaga pa! Bulalas ko nang itaas niya ang laylayan ng damit ko. Maganda nga yung maaga para makadami tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Kaagad niya akong binuhat patungo sa kwarto at may pagmamadali pa niyang hinubad ang damit ko. Dahil abala kami sa trabaho ay hindi na kami gaanong nagkakaroon ng intimate time na dalawa. Palagi din kaming pagod kaya hinayaan ko na lamang siya. Napamura ako nang kainin niya ang lutong pitsay ko sa baba. Lalo akong sinilaban at nanabik sa kanya. Pagkatapos niya sa akin ay siya naman ang pinaligaya ko. At satisfied naman ako dahil napaungol ko ng husto ang isang Hunter Montenegro. Nasa bagong bahay na kami ni Hunter at nakasabit na rin sa kwarto ko ang dalawang larawan ko. Ang ikalawang larawan ay siya mismo ang kumuha sa penthouse habang sinasayawan ko siya. Marami akong pinagdaanan sa buhay.
Pero hindi dahilan ang lahat ng iyon para sumuko at sumabay na lamang sa Agos kung saan man ako dadalhin ang aking mga paa. Mas pinili kong sumalungat sa Agos dahil maiksi lang ang buhay ng tao. Naranasan ko ang bastusin at husgahan dahil sa trabahong pinili ko. Masuportahan ko lang ang aking pamilya. Pero at the end of the day, kahit mabuti at masama man ang gawin mo, may masasabi pa rin ang tao sa'yo. Kaya better na mas isipin ko na lang ang buhay ko at ipaglaban kung saan ako mas magiging maligaya. Worth it ang lahat ng pagod dahil nasuportahan ko ang pamilya ko. At natupad ko rin ang pangarap ko para sa kanila. Sa ngayon ay wala na akong mahihiling pa. Kung may darating man na pagsubok sa aming dalawa, I'm sure magkahawak kamay naming haharapin yun ni Hunter. Sa mga nais pong magbasa ng long stories, isearch nyo lang po ang Facebook page na Proserpina Stories. Marami po siyang mga magagandang storya. Maraming maraming salamat!